ako. Ano nangyari kay Sarah? Ano nangyari sa inaanak ko? May umaway ba? Sino umaway? Kung babae, sasabunutan pa akong lalaki. Titignan ko muna kung gwapo. Talagang kaya mo pang magbiro? Ha? Ditoy? Seryoso ako, Mare. Kasi yung tawag mo kanina, parang emergency. Ano ba nangyari dyan kay Sarah? May nangyari nga sa kanilang dalawa ni Edward. Ay, Pare Joseph, bumigay na. Ano to nang walang kalaban-laban? Yung nga alam ko nang gagawin ko. Grabe naman talaga yung Sarah na yan. Ibang klase rin kong magmahal. Lahat ibibigay, wag lang iwan. Yung masakit nga nito, sabi niya sa akin, hindi siya mahal ng Edward. Gusto ko man siyang payuan, pero di naman yata akong tamang tao para magpayo sa kanya sa mga bagay na tungkol dyan. Mare naman, sa lahat ng tao, ikaw ang dapat magpayo sa kanya bilang naranasan mo na yan. Kaiba naman yun. Ayokong isipin niya na yung ginawa ko noon, eh, tama yun dahil nangangailangan ako. Ito ko, nasan ba yung Sarah na yan? Ayan na. Ah? Mario, anong ginawa mo, anak? Bakit ganyan na buhok mo? Sa Mario Joseph, inang anak, tapos na ang Halloween. Para kang nahagip ng electric fan. Eh, hindi ka ayusin ko yan. Lucille, ang ginagawa mo dyan? Tingitinan ko lang yung mga guest list. Ito mga retrato binigay ng official photographer. At saka, binigyan ako ng CD. Ang tawag nung yung nakikita sa computer. Soft copy po, manang. Salamat ho. Para sa mga guest list at mga litrato? Inisip ko lang, Antonio, kung kilala ni Mama yung kausap niya, hindi imposible na pumunta din siya dun sa party, hindi ba? Lucille, tigilan mo na yan. Imbes na nagpapahinga ka, nag-aasa ka pa ng lakas sa ginagawa mo. Antonio, kailangan ko itong gawin. Eh, baka kasi yung lalaki ang maging susi para lang malaman ko kung ano pa talaga yung gusto mong sabihin ni Mama bago siya maaksidente. Kailangan ko mahanap yung lalaking kakausap ni Mama. Pare, paano? Alis na rin kami. Pausin mo, oras na rin. Sige. Tapusin ko lang ito, ha? Pare, ingat ka. Ingat pa uwi, ha? Sige, pare. Sige. Edward! Hulunya ka. Sinabi ko sa'yo, layo mo ang anak ko. Kasi anong gagawin mo kay Sarah? Mang Ismael, patawarin niyo po ako, hindi ko... Buong buhay ko, nilaan ko sa pagiging ama kay Sarah. Sinikap ko magkaroon silang magandang buhay, kahit mahirap kami. Tapos yun ang gagawin mo sa kanya. Alam ko po kung maling kinabukas. Ako, makinig ka sa akin. Makinig ka, maigi. Huwag na huwag mong lalapitan mga anak ko. Pagkawarin ako ng Diyos. Kaya kong pumatay ng tao para sa mga anak ko. Todo na yung ginawa ko. At least na-enhance yung beauty niya. Eh, makikita mo mamaya pagbaba. Ay! Mama Ninang. Naku! Kara, inaanak. Mabuti naman nandito ka. Bakit po? Naku, yung kakambal mo. Kailangan na yata ng divine intervention. Nasasabihan na yata. Ano pong ibig nyo sabihin? Ay. Paano na ba kita tinatawagan? Mina, sa kaso lang ako. Opa. Ano pong nangyari sa kamay ninyo? Ano yan? Wala. Huwag nga intindihin to. Si Sarah. Ayan na. Oh, andito pala kayong lahat. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Oy, eh, ginawa ko na nga yan ng paraan. Kanina mo kayang bruha. Inayos ko na yan. Kanina parang yung pinaglaruan ng bata. Oh, maganda naman ha. At least parang kami na ngayon ng kambal. Sarah, bakit? Ayos ba? At least ngayon, pagharap ko sa salamin, mabubura ka na sa pagkatao ko. Mr. De La Rosa. Antonio na lang. Hinahanap niyo daw po ako. Pinapaalam ko lang na nasa hospital ngayon si Mama dahil sa binigay mong impormasyon sa kanya. Wala po akong kasalanan. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Alam ko. Kaya mas mabuti pa, lumayo-layo ka muna. At kapag nag-imbestiga ang mga pulis, huwag na huwag kang papahuli. Walang dapat makaalam sa mga sinabi mo kay Mama. Nagkakaintindihan ba tayo?
Babayaran kita kahit magkano gusto mo. Sarah, galit ka pa rin ba sa akin? Galit? Baka dapat muhipa nga. Kilala mo ko, hindi ako mabilis makalimot. Lalong-lalo na ako tukol kay Edward. Sarah, maniwala ka naman sa akin. Nilalayaan ko na si Edward. Ilang beses ko sinabi sa kanya na hindi ko siya mahal. Na hindi kami para sa isa't isa. Alam mo, Kara, dapat lang. Lalong-lalo na ngayon na may nangyari na sa amin. Ano? May nangyari sa inyo ni Edward? Oo. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Nagdududa ka ba? Gusto mo ba ikwento ko pa sa'yo kung paano nangyari? Sarah, bakit mo ginawa yun? Wala na kayong relasyon ni Edward, di ba? Hindi pa kayo kasal. Sa planeta ka ba galing? Ganun ko siya kamahal at yun ang importante. Ibibigay ko sa kanya lahat na hindi mo kaya ibigay. Kahit na ikaw pa yung mahal niya. Hi, Edward! Oh, ano nangyari sa'yo? Nakipag-away ka na naman? Ma, hindi. Eh, bakit may pasa ka? Sabihin mo kung ano nangyari sa'yo. Kung di sasabihin ko sa daddy mo, ipapahanap ko kung sino yung gumawa niyan. Ma, please, okay? Huwag na kayong makialam dito. Problema ko to. And besides, deserve ko naman kung bakit ako nasapaki. Ano nga kasi nangyari? Sino gumawa niyan sa'yo? Ay, ginabi ka naman ata na uwi. Kumain ka na ba? Oo, okay na ako. Sige. Ay, sumayos. Kamusta naman si Sarah? Ay, nako. Ayun. Malala na. Malamang iparehab na yan ang mama at papa niya. Malala? Ano ba nangyari? Eh, ayun. Nakipag-hit and run doon sa Edward. O ngayon, di iyak na iyak sa bahay nila. Nasagasaan si Sarah? Eh, di ba nga pala alam niyo yung hit and run? Isunuko yung bataan kay Edward. Ano? Oo. Eh, ayun. Umuwi ng sawi kasi hindi pala siya mahal. Yung kaibigan mo na yan, nababaliw kapag nai-in love. Hindi ba kinahiya sa ginagawa niyo? Hindi nga ako na yun naging kabit ako eh. Ngayon pa, hindi ako makakapayag na may mga api sa'yo. Tama na, Ma. Tara! Ma! Lumayos ka dyan! Ma, ano ba? Ah, ulilara, pasensya na po kayo ah. Ito bang nanay ni Sarah? Wala kang karapatan para saktan ang anak ko. Wala ka rin karapatan na saktan ako! Ma, tama na po, tama na po, tama na po. Nakikita mo ba ang mukha ng anak ko? Naging black and blue dahil sa asawa mo. Ang asawa mo, hindi na siya nahiya. Pati bata, pinapatulan niya. Kaya pala ganyan yung anak mo eh. Tinatrato mong bata. Kalalaking tao, walang paninindigan. Teka lang pa, bakit mo ginawa sa kanya yun? Tinuturuan ko siya ng leksyon. Hindi tama ginawa niya sa'yo. Pinagsamantalahan kanya. Anong pinagsamantalahan? Excuse me, hindi rapist ang anak ko. Hindi siya pinilit ni Edward. Si Sarah ang nabigay ng sarili niya. Kasalanan ko ba kung pakawala yung anak niyo? Ma, ano sabi mo? Na tayo! Ano sabi mo? Umuwi na tayo, Ma. Umuwi na tayo. Tama, iuwi mo yung nanay mo at itali mo. Pwede ka kapag sumugod yan ulit dito na parang ulan na aso, baka paluin ko isang ulan ng dos por dos. Sige na po kayo. Tara na, Ma. Tara na, Ma. Ma! Pumasok ka sa loob. Pumasok ka na! Naman? Bakit mo ginawa kay Edward yun? Nakita niyo ba yung mukha ng tao? Buti nga nakapagpigil ako eh. Ginawa ko yun dahil pinagtatanggol kita at pinoprotektahan. Hindi niyo ako kailangan ipagtanggol at protektahan. Sana hindi niyo binatrip yung mami ni Edward. Ah, sila ang sumugo dito. Ano gusto mong gawin namin? Kahit na. Sana hindi niyo na pinatulan. Anong hindi? Kung ano-ano sinasabi ng babae yun tungkol sa'yo, eh sila nga itong may atraso eh. Dapat ba kami pa yung nag-sorry? Man naman eh. Hindi pwede ako mabatcha sa mami ni Edward. Paano niya ako matatanggap bilang manugang niya? Aba, bakit? Sino nagsabi sa'yo matatanggap namin siya pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? How dare them? Para kalabanin nila tayo? Hindi ba nila kilala ang daddy mo? Ma, kayo yung mali. Wala kayo sa posisyon magalit. Anak kita, Edward! Lahat gagawin ko para ipagtanggol ka! Ma, alam niyo dahil sa ginawa niyo, lalo lang magagalit sa akin si Kara. Ano magkalalaman ni Kara dito? Dahil mahal ko si Kara.
Alam niyo, pag nalaman niya na inaway niyo yung totoong magulang niya, malalo lang niya akong lalayuan. Mabuti nga, malayo sa'yo si Kara at si Sarah. Dahil kambal nga sila. Parehong pamilya nila, may sayad. Ayoko silang dalawa para sa'yo. Naririnig mo ba yung sarili mo, anak? Naririnig mo ba yung sarili mo? Mas iniisip mo pa kung anong sasabihin nung Edward na yon at nung nanay niya? Baka nababaliw ka na. Baka nakakalimutan mo, hindi ka mahal nung Edward. Ginagamit ka lang niya para ano, pampalipas oras. Ma, pwede ba? Ilang beses ko ba sinabi sa inyo na mahal ko nga si Edward? Bakit ba kailangan niyang pagsalita na masasakit? Para matauhan ka, bigyan mo na respeto yung sarili mo! Hindi ko kaya mawala si Kara sa buhay ko. What? Anak, marami pang ibang babae dyan. Maganda, edukada, iahanap kita! No, Ma, hindi niyo ako naiintindihan eh. Si Kara lang ang para sa akin, wala nang iba. Pwede ba, Ma? Sa panahon ngayon, hindi na uso yung ganyan. Magre-react kayo ng OA. Hindi na issue yung nangyari sa akin. Wala akong pakialam kung anong panahon ang meron tayo ngayon, Sarah. Pero hindi ako papayag na magpakabaliw ka para sa isang tao na hindi naman nagbibigay ng halaga para sa'yo. Tama na! Simula ngayon, hindi ka na maaaring makipagkita kay Edward, hindi ka na lalapit sa kanya kahit kailan. Ma, teka nga lang, matanda na ho ako. Hindi na ako batang paslit para i-grounded niyo pa. Aba, bait. Kumilos ka na naaayon dyan sa edad mo. Kilala mo ako, Sarah. Binibigay ko sa'yo lahat ng luho mo. Tama na! Ma naman eh. Sarah, makinig ka sa'kin. Hindi ko ginagawa ito dahil gusto ko. Ginagawa ko to dahil iniisip ko ang kapakanan mo. Magalit ka na kung magalit. Sige! Pero hindi ako papayag, anak, na paniwalain mo yung sarili mo sa isang bagay na malinaw na hindi naman sa'yo. Lucille, hindi ka pa napapagod dyan? Wala ka namang nakita. Panang, hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako papayag na bigla na lang magkakaganito si Mama nang walang dahilan. Kailangan kong mahanap kung sino ba yung lalaking kausap ni Mama. Eh, bakit hindi ka nalang pupunta sa venue? May CCTV no, di ba? Doon ka na manood. Sige po, Mama. Tatawag na lang po ako sa inyo ulit. Hey! What's with the face? Si Edward kasi nagugulo na naman eh. Alam mo, girl, kailangan mo ng pag-asa para mawala na yung bagyong Edward sa buhay mo. Kasi ang dami na niyang nasasalanta. Ay, Camille Rose, what do you mean? Ano namang kinalaman ng pag-asa dito? Why not maghanap ka ng boyfriend para tigilan ka na niya? And speaking of bagyo, si Edward nasa area of responsibility na. Kara, pwede ba muna kami mag-usap? Evacuate na ako, girl. Pero ingat ka, signal number 3 yan. Edward, kung nandito ka para magpaliwanag dahil sa ginawa niyo ng mommy mo sa mama ko, wag na. I don't wanna hear that. Kara, hindi ako magpapaliwanag. I'm here to apologize. I'm sorry. Edward, hindi ka dapat sa akin mag-sorry. Kay Sarah. Kanila Sarah dahil sa kanila ka magsalanan. I know. Oo, tama ka. Kaya magsasorry ako sa kanila, pero mas mahalaga na mapatawad mo ko. Kara, ayokong magalit ka sa akin kasi importante ka sa akin eh. Edward, stop it. Paano mo pa nasasabi yung pagkatapos may nangyari sa inyo ng kapatid ko? Kara, that was a mistake. Ikaw yung mahal ko. Edward, tama na. At huwag mo na ulit sasabihin yan. You know what? Because it's not love. It's obsession. Umalis ka na. Bago pa ako magpatawad ng gwardiya. Hi. Hello. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. What can I do for you po? Kamusta na po yung mama niyo? She's in a coma. I'm sorry to hear that. Kung may itutulong po kami, sabihin niyo lang po. Actually, kaya nga ako nagpunta dito kasi gusto ko sanang humingi ng copy ng CCTV niyo. Yung gabi nung party ni mama. Sige po, tatawagan ko po. Hello? Technical department? May client dito na humihingi ng copy ng CCTV footage ng last week na event. Yung kay Mrs. Barbara Acosta, yes po. Pakidala na lang po sa lobby, please. Okay, thank you. Pupunta na po, ma'am. Salamat.
dala ko siya. Dala ninyo na po ba? Nasaan na po? Sorry po, ma'am, pero wala pong footage. Anong wala? Anong ibig niyo sabihin? Nawawala po ang buong recording nung araw na mangyari ang aksidente kay Mrs. Acosta. Anong nawawala? Nabura? Nawawala? Yung security tape? Paano nangyari yun, ha? Hindi po namin alam, ma'am, pero nawawala po ang video nung gabi na mangyari ang aksidente sa party ng mama niyo. So, ganun-ganun na lang yun? And you want me to accept that? Yun na lang ang paraan ko para malaman ko kung ano talaga nangyari sa mama ko tapos sabihin nyo na wala, na nabura? My gosh! How can you be so irresponsible? Mrs. De La Rosa, hindi po namin alam kung anong nangyari. Updated naman po ang CCTV technology namin. Pero huwag po kayo mag-alala. Gagawa po namin ito ng paraan. Dapat lang. Dahil kung wala kayong magagawa, then expect a call from my lawyer. Ano ba kasi nangyari? Wala bang nakabantay nung gabing yon? Hindi ko po alam. Gawan nyo ng paraan. Ngayon na. Sige po. Pare! Toy. Oh, pare, ano itong ginagawa mo? Naglilinis. Niligpit lang yung mga gamit na hindi na kailangan. Walang magawa eh. Wala akong biyahe. Sa bagay. Alam mo, tama yung ginagawa mo para mabawasan ang mga bad vibes dito. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang sana makausap si Mang Ismael. Ay, hindi pwede. Wala kang kakausapin sa pamilyang ko. Anong feeling mo? Matapos ang lahat ng gulo ng ginawa mo eh, kakausapin ka ba namin? Kumpektos lang kaya kita dyan. Sige na, Itoy. Ako na bahala dito. Sigurado ka, pare? Sige na. Ikaw mayos-ayos ka, ha? Teritoryo ko to. Kinala ko mga sulog baga dito. Ha? Hmm? Ismael, ano kailangan mo? Gusto ko lang husahan ng humingi ng tawad sa lahat ng nangyari sa amin. Tawad? Ganun lang ba kadali yun, Edward? Hindi mo nirespeto, anak ko. Mang Ismael, alam ko pong walang rason yung ginawa ko. Pero sana kung maniwala kayo, hindi ko po gusto saktan si Sarah. At matagal ko na pong pinaintindi sa kanya na wala na ko kami. Yun na nga eh, wala na nga kayo eh. Pero sa ginawa mo, hindi yun ang pinapalabas mo. Masisisi mo ba kami kung bakit kami galit ng ganito? Nasabi mo na yung gusto mo sabihin. Makakalis ka na. Ano ba hinihintay mo? Umalis ka na! Mahal ko po si Kara. Ano sinabi mo? Mang Ismael, mahal ko po si Kara. Lahat po gagawin ko para lang po matanggap niya yung pagmamahal ko sa kanya. Hayop ka! Hindi pa ba sapat na sinaktan mo si Sarah ngayon si Kara gusto mo? Mang Ismael, kaya nga humaharap ako sa inyo eh. Gusto ko pong makita niya na mabuti po yung intensyon ko kay Kara. Wala akong malalapitan sa mga anak ko. Naintindihan mo ba ako? Kung talaga mabuti ang intensyon mo, simula't simula pa lang, wala na nasaktan sa kanila. Ismael. Ismael, paano ko po itatama yung pagkakamali ko? Edward, may mga pagkakamali na kahit kailan hindi mo pwede itama. Sa pagkakataon ito, sinasabi ko sa iyo, yung ginawa mo kay Sarah ang walang kapatawaran. Umalis ka na dito. Umalis ka na dito! Saan ang pulis na mahi mo? Tata, ito. Tagal na po namin ito sa hospital. Lucille? Antonio? May problema ba? Problema ka pulis? Mabuti na lang nandito kayo. Humingi kasi ako ng tulong sa kanila. Tulong? Antonio, I really have a strong feeling. There's something more sa nangyari kay Mama, kaya ang gusto ko sana, imbestigahan nila kung ano yung nangyari. Mommy, ano po ibig niyo sabihin?
nalaman ko kasi na may nakausap si Mama nung gabi ng party niya. Eh, ni isa sa atin, hindi naman natin kilala kung sino yung lalaking yun. Tapos nagpunta ako sa venue, nawawala yung CCTV. Di ba parang nakapagtataka? Eh, parang meron talagang gustong magtago eh, kung ano ba talaga yung mga nangyari. Come on, Lucille. Nag-overthink ka lang. Antonio, hindi. Iba talaga yung nararamdaman ko eh. Gusto ko talaga malaman ano ba talaga nangyari, aksidente ba o hindi. Kasi kung mapapatunayan ko na hindi aksidente yung nangyari, kung sino man yun, mananagot talaga sa akin eh. Kara, pupuntahan mo muna si Mama. Bantayan mo muna. Antonio, pakisamahan na lang si Kara. Sige. Sige po. Kausapin ko lang yung mga polis. Saan ka pupunta? Sara! Lalabas lang po ako sandali. Pupuntahan mo si Edward? Mama naman. Akyat. Ma. Sara, akyat. Ma, huwag niyo naman ako kong gawing preso. Hindi naman ako kriminal eh. Pero mali ang ginagawa mo. Kailan pa ko ba naging krimen ang magmahal? Krimen sa sarili ang magmahal na isang lalaking hindi ka naman mahal. Lalo na kung kaya mo ibigay ang lahat-lahat. Huwag mo intayin na igandado ka dito sa kwarto mo. Dahil gagawin ko yun, matigil lang yung kalokohan mo. Akyat! May kilala po ba kayong kaaway ni Madam Barbara na maaaring gustong saktan siya? Wala naman ho nakakaaway si Mama. At kung meron man, hindi naman sapat yung para gawin siya ng masama. Sigurado kayo? Iba kasi ang nasabi ng mga katulong nyo. Bakit? Ano bang sabi nila? Hindi daw magkasundo ang asawa nyo at ang mami nyo. Hindi daw gusto ng mami nyo si Mr. De La Rosa at ang anak na inampon nyo. Sandali. Are you saying na suspect ang mag-ama ko? Diba ang sabi ko sa inyo, hanapin nyo yung huling taong kausap ni Mama nung gabi ng party niya? Kasi baka yung lalaking yun, siya yung maging susi doon sa investigasyon ninyo. Eh bakit pati pamilya ko nagdadamay? Iniimbestigahan lang po namin lahat ng anggulo. Oo, hindi nga magkasundo si Antonio tsaka si Mama. Eh, kung minsan napapagalitan niya si Kara, pero hindi nila magagawang saktan ng nanay ko. Eh kung totoo yung sinasabi niyo, malalaman po natin yan. Pero sa ngayon, imbestigahan muna namin ang asawa at anak niyo para makasigurado. Hindi ba kayo nakikinig sa akin? Diba ang sabi ko sa inyo, hanapin niyo yung huling taong kausap ni Mama? Bakit pati pamilya ko dinadamay ninyo? Hindi nila magagawang saktan si Mama, naiintindihan mo? Nag-aaksaya lang kayo ng oras. Pasensya na, ma'am. Alam namin na mahirap ito para sa inyo, pero mabuti na rin na maimbestigahan sila para malinis na rin ang pangalan nila. Kayo po ang lumapit para malaman ang katotohanan. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Audition lang po, bigay ni Ninang Itoy. Kapag puso ang nagsalita. Diba kasama mo si Sara? May audition daw kayo? Ang sabi niya sa akin, ayaw niya muna mag-audition. Dahil emote-emotean pa siya dyan sa Edward. Mahirap awate. Mahal ko ho kayo, pero para ho sa akin, si Edward lang ho ang kailangan ko. Bakit hindi ka makakahinga kung wala siya sa tabi? Opo, Mama. Hindi ka mamatay. Ngayong Martes, masisilayan mo na. Take it. Ang mukha ng pag-ibig. Doble harap.